Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Hello, hello. Ano, kapit lang bukas na yung sweldo. Akala mo nga no Friday eh. Akala mo walang 31 ano. Oo. Ito talaga yung mga kapag ka, ano yun? Pecha de peligro. Yan, di ba? Iniisip natin na sana talaga walang 31. Pero meron. At dahil ang 31 ay Tuesday, talagang ano pa. Bukas. Yan. Bukas pa siya. Yung iba Friday. Pero okay na din yun, partner. Para kung makatipid. Oo. Kasi kung halimbawa Friday, ibinigay agad. Naku, sigurado ko Lunes. Nangungutang na naman. Naku, hikahos na naman. Sa true. Ganun tayo. No? Nasanay tayo sa ganung klase ng ano, tawag doon, vicious cycle. Oo nga. Siguro, ewan ko partner, siguro kasi baka kulang. Dalawang dailan eh. Pwedeng kulang din kasi talaga. Mm-mm-mm. Or hindi siya kulang, hindi lang talaga natin. Wag mo. Tayo. Sali ko. Idamay natin mga sarili natin. Sali ka din. Guilty tayo sa ganyan. Oo, 'di ba na maaring sapat o maaring mas over than sapat, 'di ba? Pero dahil hindi na ma-manage nang tama, dahil marami mga ekstrang mga ginagastos na hindi naman dapat. Ayan. 'Yon, kaya ayun ulit pagka hindi pa nakakarating ulit ang araw ng sweldo, nangungutang na naman. 'Di ba? Paulit-ulit lang eh, no? Nag-aabang tayo lahat ng sweldo. Mm-mm. Tapos lilipas lang ang araw, kunyari apat na araw, limang araw, maswerte nga kung umabot ng isang kalahating linggo eh, maswerte, yung pera mo. Correct. Diba? Kadalasan parang regla, tatlong araw lang. Aminin natin madami sa ating ganun. Mm-mm. Bago sumapit yung at 15 or at 30, nangungutang na tayo. Ganun lagi tayo eh, no? Ubus lagi yung pera. Mm-mm. Ubus lagi yung sweldo. Tapos ang promise natin, pagkatapos ang sweldo, babayaran ko. Yan. At paulit-ulit siya nangyayari. At tapos, ang nakakalurkey dito, ito, base to sa mga kakilala ko na hindi na makaahon-ahon. Oo. Diba, damay, hindi ba tayo damay dyan? Base din sa atin. Hindi masyado. Mas matindi kasi to eh. Isang akong kakilala eh, diba? Hindi makaahon-ahon. Kasi nga, utang ng utang. Oo. So dahil yung utang niya hindi niya pa nababayaran, so uutang siya sa iba. Oo. Oh, 'di ba? So may umutang siya sa iba para bayaran yung utang niya. So hindi na siya natitigil. Lalo pa halimbawa ang inuutangan, halimbawa kapit na talaga sa patalim, ano? Mm. Yung mga inuutangan is yung mga matataas yung mga interest. Nako. Sa interest pa lang wala na, hindi mo na nababayaran yung mismong utang mo, puro ka bayad ng interest. Naghahanap ka pa ng ibang tao na pambayad dun sa interest. Yan. Ng inuutang. Oh, 'di ba? Diba? Ganon siya talaga. Sino pong relate? Asang kamay? Sino pong hindi na makaahon? Kaya talagang araw-araw nakapila po sa loto. Yan. Sino rin po yung ganyan? Ang dahilan kung bakit nakapila sa loto? Totoo naman. Parang hirap umahon talaga, oo, no? Oo, totoo. Dahil siguro nasanay ka na. Correct. Parang nasa kumunoy ka na eh. Oo, kasi nga, yun nga, kaya siguro yung mga iba na umaano sa loto, partner, kasi iniisip nila kailangan ng one time, big time eh, para mabayaran lahat. Mm-mm. Parang mga ganun. Yung mindset na ganyan, medyo mahirap kasi, yun nga, akala mo nakakasolve ka ng utang mo para mabayaran siya, pero hindi, humahanap ka lang ng ibang taong idadamay mo para tapalan yung utang mo. Yan. Pero hindi naman talaga na-resolve na nagkaroon ng bayaran. Diba? Tinapalan mo lang gamit ang ibang tao. Tama. Diba? Sana ang dahilan kung bakit, alam mo yun, hindi natin masisisi talaga yung tao kasi talagang sadyang kulang. Mm-mm, baka ganun. Ang mahirap talaga yung hindi naman siya kulang kasi may mga kilala kami ganyan eh. Hindi naman kulang, sapat naman, pero ang gastos kasi talaga. Yan. Diba? May mga ganun talaga kung makagastos. Hindi natin makakalimutan yung mga moments na nagpautang tayo partner tapos pagkita natin may bago silang habayanas. Oh. Alam mo, mga time na yun, nangihinayang kami bumili ng habayanas. Mambihira. Tapos kita-kita namin bago yung habayanas.
Eh, nung mga time na yun eh, parang yun yung kasagsagan o bagong-bago, talagang usong-uso. Totoo. Diba? Yung habayan. Nasaan ngayon naman, diba? Pero ibig sabihin, yun yung parang talagang, yung alam mong extra, may extrang pera ka dapat. Oo. Diba? Para bumili nun. At saka nakakasama na loob yun, ha? Pag nakita mo. Oo, correct. Diba? Kasi tayo nagtitiis tayo dun sa mga rubber na chinelas na nakakabigay ng skin disease, eh. Diba? yung kahit goma may amoy na. Correct. Yung makati sa balat, partner. Yung ganun. Tapos makikita mo yung jumutang, eh. Ano, yun yung kung kailangang tanggalin sa sistema po natin yung maling pamamaraan ng pag-handle ng pera. Yun po yung dapat natanggalin. Totoo. Kasi meron pa akong kakilala na ganyan. Umutang. Umutang siya. Akala mo naman merong dahilan kung ba't umutang. Meron naman. Siyempre, hindi ka naman utang na walang dahilan. Ano, tanga naman. Utang ka na wala lang, di ba? So, ang dahilan niya, para pang ano, pang show money, kasi pupunta daw siya sa ibang bansa. O, okay. Di ba? At hindi siya pupunta sa ibang bansa for ano, ha, para makapagtrabaho. Correct. Okay, maghanap ng pagkakakitaan. Tama ka, business trip or whatever. Hindi, partner. Pumunta siya doon? Be sure. Aba. Bibisita tayo ng mga kamag-anak. Aba. Makikikain, di ba? Tapos ipangungutang. Tapos mangungutang. Anyari, diba? Nasaan na siya ngayon? Ayun, hanggang ngayon, partner, yun yung katotohanan dyan. Hanggang ngayon, hindi makaangat-angat. Kasi nga, vicious cycle. Oo. Ganun. Eh kasi yung show money nung una, hindi na nabayaran eh. Ayun na nga, totoo. Eh, laki-laki nun eh, di ba? Correct. Hindi naman 10,000 lang yun, di ba? Oh, $10,000 yata yun. Hindi ko alam kung magkano, partner. Oh, isipin mo yun. Wala akong money, show lang. Pwede akong magpa-show, pero wala akong money. Diba? Yung ganun. Correct, ah. Totoo so, yun. So, yun yung nga, itatanggalin natin. Kung limbawa, hindi na dun sa mga ganong kalalaki na, na mga example natin. Yung bang hindi makaabot lagi, bakit? Diba? Baka lagi kayong kumakain sa labas na sobrang extra. Hindi mo na mamalayan ang pagkain sa labas, 2,000 at least. 1,500 o ganun. Eh, kung magkano lang yung, kung every week kayo, diba? Baka kailangan twice a month lang. Pwede. Oo, kaya once a month, pero mas bongga, di ba? O di naman kayo, pwedeng tipid. Pwede rin naman mag-bonding sa loob ng bahay eh. Tama. Di ba? Yun naman ang kagandahan dyan at ang kagandahan ngayon na ang daming pwedeng mapanood sa loob ng bahay ng marami kayo, 'di ba? Ang tingin kasi natin pag ganyan na kakanyari kakain tayo sa labas, ay 900 lang naman yung babayaran. Yan, okay lang ganyan. Naka-sale. Yan. So 900 promo lang. Promo. Yan. Tapos bukas siyempre ay kakain ulit tayo. Ay 400 lang naman pag kumain sa labas, ay makaya pa matipid. Tapos siyempre pagdating ng pangatlong araw, ay ito mura lang. Ano tayo 600. Yan. Oh, 'di ba? Okay, tapos samgyup tayo pala pang 500. Ganyan tipo. Yung mga anong tawag dito, mga increments na ganyan, 800, 1,600, at the end of the month or pagdating ng quincena or at 30, pag kinompute mo, 4,000 na pala. Yun na nga. Diba? Tapos magugulat ka, ha? 4,000 yung ginastos ko nung kumain kami sa labas nang hindi mo napansin, di ba? Nang hindi mo na malayan. Oo. Kasi akala diba? Mo 900, 500, 400 lang. Huwag ka kasing pasosyal, kulang ang ano mo, seldo. Hirap kasi sa atin. Totoo. Hirap kasi dati lagi tayo pasosyal. Ayan tuloy, 'di ba? Pero hindi masama 'yun, ha. Ibig sabihin hindi masama yung enjoying the fruits of your labor. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi pabor tayo diyan. Gusto namin 'yan eh. Siyempre. Ganyan kami. Oo, ako ganyan talaga ako. You only live once, 'di ba? Kailan mo paggagastosin yung mga perang 'yan? Kailan mo pa i-enjoy yung mga pinaghirapan mo? Ako agree talaga ako diyan. Mm-hmm. Pero kung dumadating na sa punto na 'yan nga, petsa di peligro lagi. Yan. Tapos pag times of emergency, wala kang madudukot. Diba? Yan na yun talaga. Tapos yung mangungutang. Then, doon na siya nagiging hindi masyadong tama. Hindi kami expert, ha? O, kasi kami bonding mismo, kami sa utang. Correct. Eh. Kami mismo, manghulugan po kami. Hindi na namin nahuhulugan minsan. Diba? Kasali kami sa topic na ito. Oo naman. Paalala din namin ito sa mga sarili namin. Kaya naman lagi namin topic ito. Para paalala namin sa sarili namin. Kasi wala naman kami pakikinggan tambalan. Diba? Kami na din yun. Ganyan. Tsaka ito yung topic na hindi nauubos. Never grows old. Hindi siya naluluma. Yes. Oh. Lahat tayo nakaka-relate sa ganitong klase ng usapin na mapapaisip tayo. Oo nga, no. Alam ko, kumikita naman ako na maayos, pero bakit yun? May utang pa rin ako. Yan. Pero wag kayong mga, di ba, yung mga mayayamang businessmen nga.
'di ba? Lahat sila may utang din naman eh. Hindi lang natin alam. Isipin natin ang gara ng sasakyan, 'di ba? Ang gara ng bahay, magara ang damit, magara ang cellphone. Pero may mga utang din sila, hindi actually, lang natin alam. Sila nga partner, mas malalaki yung utang nila kasi pinapaikot nila sa negosyo nila ay niloan nila. Oo, totoo 'yun. Totoo 'yun. May mga ganun na, nakapagpaikot kami ng negosyo na malaki kasi maglo-loan kami, parang ganun. So lahat. Correct. Oh, sa madilig salita, lahat po talaga ay merong utang. May utang na loob, utang na loob ang tsaka, utang na loob babaero tsaka naman. May mga ganyan din. So bagay utang pa rin sila. Lahat utang pa rin yan. Kasali pa rin kayo sa usapang ito. Oh, meron ding utang na loob. Nagkasakit na nga, marites pa rin. Ganun. May mga ganyan. Diba? Totoo. Lahat po tayo relate sa eksenang utang. At pagalingan na lang kung paano na tayo magmamanage ng utang na yan. Diskarte kaya nga yung mga iba mag-extra na trabaho, 'di ba? Mag-extra kasi alam niyo po hindi po ito yung natutunan ko talaga ng pandemya eh. Hindi mo mamamalaya na yung akala mong simple lang na binebenta mo na may kaunting mabalik sa iyo. Eh kapag yun nga, 'di ba? Yung parang katulad ng utang, yung sinasabi natin na gastos, yung sinabi mo kanina partner 900, 800, 400, 'di ba? Kapag pinagsama-sama mo ang laki pala. Yes. So ganun din sa kita. Akala mo lang maliliit. Totoo naman maliliit. Ang kinita mo lang kunyari ngayon dun sa additional na ano mo ha, pag-online selling or kung ano man yung mga additional mong eklavu, di ba? 120 lang ang kinita mo today. Pero yung 120 mo, i-times mo by 10. O di ba? Ay di 1-2 na din. Di ba? Nang hindi mo naman makukuha yung 1-2 na naglalakad ka lang sa labas. Hindi totoo. Ka basta-basta makakatisod ng 1-2. Hindi. Correct ka. Kaya di ba, no, minsan yung kunyari nagpa-franchise, masasabihin nila, magkano ang kita niyan per day yung isang franchise? Sa ano, 1,000? 1,000 lang, late naman. Pero nag-business ka pa. Sabihin nilang gano'n. Pero pag tinimes mo by 30,000 din yun. Basta diba? Sa sweldo natin. Oh. Diba? Ganun. Totoo yun, isang franchise pa lang. Mm-hmm. Kunyari, yung franchise mo, 5. Mm-hmm. O, diba? Kunyari, 1,000 isang franchise. Oh. O, edi 5,000 a day. O, yung sinasabi ganyan. Natin, akala natin maliit lang, pero pag sinasama, pinagsama-sama pala. Pero hindi maliit yung 1,000 a day, ha? Hindi kumpara naman sa kung magkita ng 10,000 isang araw, partner. Sa bagay, may ganun din. Sana all. Sino ba yan? Sino ba yung mga 10,000 a day? Sino-sino ba sila? Ba't hindi namin sila kilala? Bakit yung mga kakilala namin puro slapsol? Puro ampas lupang wala pakinabang? Charot. Kaya halimbawa, di ba, kunyari, sa mga ka-industriya natin, partners, hosting, may mga kakilala ako na talagang pinapatos niya kahit maliit lang na amount yung bayad sa hosting. Kasi sabagay. Basta, he makes sure na yung hosting niya consistent every week and meron. Tama. Sabagay. So, di ba? Tatanggihan mo ba yung ganitong klaseng amount kung every week naman? Pag pinagsama-sama mo din ito, edi bongga na din. Di ba? Halimbawa, tayo, pihikan tayo, ganun pihikan. Mapili. Ayaw natin na maliliit eh. Kasi ganun naman talaga. Hindi, ako partner kasi. Ay, talaga, magkano na? Hindi, magpapaliwanag lang ako. Kapag ka kasi, hindi ako sa tingin ko lang ha, hindi siya dahil sa, I think it's really more of the age. Sa bagay. Kasi alam mo ako partner ngayon ha. Paliwanag mo yung age. Migraine ako day 3. Day 3 na migraine ko partner ha. Dinadaan-daan ko lang sa headband. Ganyan. Pero sa totoo lang, sumasabog na yung utak ko eh. So parang feeling ko, hindi na ako yung para bigyan mo ako ng 1,000 para mag-host. Dapat worth na pagod. Dapat worth siya kasi may edad na ako. Madali na kasi mapagod, madaling mahilo, madaling sumakit ang ulo. Correct. So parang dapat worth it siya. Yung ganun. Tapos, ang sa akin naman din, partner, kapag halimbawa mas maliit siya, madami naman akong pwedeng pagpasahan na okay lang sa kanila yung ganoon. Eh di nakapag-share pa ako. Eh di na-discover pa ng iba yung talent ng maiba nating kasama dito. Oo. So kaya ang dahilan, medyo selective, ganun. Mapili. Kaya chumuchusi. Minsan, chumuchusi pa minsan. Pero kapag ganyan, halimbawa ganito, partner, medyo tagtuyot, hindi tayo choosy. Pero pag so, depende po. Kasi depende. Halimbawa, yung season. Halimbawa, season ng hosting, which is like, yung last quarter of the year. Mm-mm. Meron kang yung mga host, parang feeling ko, meron silang karapatang umangal eh. Parang, ganyan lang. Kasi alam niya na meron pwedeng magbigay ng mas malaki. Season yun eh. Panahon eh. Pero kapag ganitong tagtuyot, yung lahat ng tao naghihingalo pa sa pagod ng Pasko, ay kahit ano partner, kahit pampatay po, tatanggapin ko.
Di ba, may ganun na kasang kaakibat, partner. It's not really more of mas mataas na siya kasi yung ano, parang ano na siya, parang legend. Pero ganun naman talaga. Legend. Pero may isang alamat. Pero may factor din naman yung kapag inaamag ka na. Ibig sabihin yung matanda ka na sa industriya. Ibig sabihin yung experience mo, may factor din naman talaga doon. Pero yes, ako, partner, yung inaano ko lang talaga doon, yung may factor talaga yung dapat worth it yung pag mag-migrate ako dahil diyan, 'di ba? Dapat worth it 'yon, parang ganern. Correct ka. Sulit na ano, may pambayad sa pambili, sa pagod, pamasahe, pang sa MRI, sa pang MRI. May executive check up pala after. Matindi na pala yung ganern. Totoo 'yun, so may factor. Pero depende nga din, no, may mga tao talaga, may mga tao talaga sige lang, sige, okay lang kahit mura mo akong kunin. Mm-hmm. Yung mga ganun, may mga ganung host. Kasi nga kapag ka nga naman sunod-sunod, okay lang. Sa bagay, yung kakilala ko, tumatanggap siya lang certain amount lang. Tapos sinasabi ko, pagod na pagod ka, grabe, limang oras kang dakdak ng dakdak. Yan lang, yung natatanggap mo. Tapos sabi niya, pero ate, sabi niya, in a week, sabi niya, apat naman. Oh, isipin mo. Tapos kinumpute ko, ay, mas malaki na yung sweldo niya kaysa sa akin. Sa kakaganon, kakaganon. Diba? Diba? So, ganun din. So, kung ano man yung parang naisip nyo na parang extrang income na pwede po ninyong pasukin, tapos iniisip nyo kagad, nato-turn off kayo kasi ano ba yan? Parang anliit. Parang anliit ng kita. Parang hindi kakayanin, ganun. Mm-mm. Pero kapag ka nga din, pinagsama-sama mo sa isang araw. Mm-hmm. Yung bang hindi mo sila muna gagastusin, itatabi mo. Before mm-hmm. you know it, nagbibilang ka na rin ng ano, 1, 2, 3, 4. May diba? 10 na pala yung libo na binibilang mo. Ganern. Totoo yun. Kaya ako may nakita akong kakilala natin, kaibigan natin na ano, na host din, masipag mag-host ng wedding. Mm-hmm. Sabi mo, hindi naman kalakihan talaga yung TF niya. Pangkaraniwan lang din. Mm-hmm. Pero kung talagang aabuti naman ng 10. Halos meron siyang 10 wedding in month. So isipin mo yun, no? Kunyari, 20 million single niya. Ang laki na rin yun. Ang laki na rin yun. Palagay natin, yung average friend, or above average. Yung friend ko, partner, ano, 1,000 lang. Limang oras. Talaga ba? Sino yan? Nga, pero apat naman sa isang linggo. Pwede na din. Pag tinimes mo naman. Okay naman, nakapag-deliver naman. Oo naman, partner. Tumatumbling pa nga siya eh. Bata pa kasi. Okay. Sa libo, mura naman. Oo nga. Baka naman 10 ang kasama, di ba? Ah, hindi siya lang. Kaya niya na daw. Kasi syempre, no, umarte siya, bibigay yan sa iba. Kakanta, sasayaw pa yun. Oo, correct. Di ba? Yung mag-ganon. Kung 20, partner, may laki na nga yun. Oo. May kahit ano, talagang araw-araw ako mag-host. Kung 20, malaki na yung 20. Sa bagay. Kunyari, dalawa na nga lang sa isang buwan eh. May 40 ka. Mas malaki pa sweldo mo sa empleyadong ano. But mas malaki nga pa sweldo mo sa isang manager. Totoo. Oo nga. Sige, ikaw nga, tingnan mo ilang oras ka nagdadakdak everyday dito. Huwag na tayo mag-anon. Huwag tayong ganyan, partner. Basta ang masasabi ko lang talaga, hosting is life. Oo. Kinakarir ko talaga yan. Kasi, correct, ano, kailangan po talaga. At ang dami nang nakadiscover niyan, ha? Dati po. At ang dami na nakadiscover. Hindi nga necessarily dati nasa popular kay. Lang oo, eh. Or yung mainstream lang, diba? Yung sikat sa radio, sikat sa TV, ganun. Oo. Ngayon, kahit sino. At madami magagaling. Basta madaldal. Oo. Basta kayang magdala ng crowd. Go na. So, yun. Iyon yung pwede mong gawin. 'Di ba? As an additional income, yes, dakdakera ka naman ng taon eh. Oo, edi marites ka, 'di ba? Correct. Edi gamitin mo yung gift of gab, yung gift mo ng pananalita para kumita ka. Tama. Good luck ha. Yung porsyento namin, huwag mong kalimutan. Di lang may mga tips and tricks. Share experts, your blessings. So true. Hey! Tambala na! Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Basa ka na daw, partner, walang audio. Magbabasa na ako ng ano, masaya yung tugtugin. Okay, sige. Okay, G.
Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Dimple, 24 years old at isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Cebu. Sumulat ako kasi hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Baka sakaling alam nyo. I have 2 kids already. Yung isa ay nasa mga lolo at lola ko. Yung isa, kasama namin ang partner ko. Yung partner ko, call center agent. Mahilig mag-Dota, mag-ML at kahit anong mausong computer games. Mahilig ding mag-bike at makipag-inuman. Graveyard shift siya kaya lagi akong naghahabol sa oras para pag-out niya ng 9 a.m, maiatid niya ako sa trabaho ko sa mall. Dapat kasi nasa trabaho na ako ng 9:30 a.m. Anyway, nag-away kami ng matindi last January 1. Nakita niya kasi yung kontrata na pinirmahan ko. Plano ko kasing umutang ng 40,000 pesos para ipang negosyo pero hindi ko tinuloy dahil 56,000 agad ang kailangan kong ibayad pagkatapos ng isang buwan. Sasabihin ko naman sa kanya yun. Naunahan niya lang ako. Nagkaayos naman kami pagkatapos pero maghapon niyang kasama ang barkada niya sa inuman. May lakad sana kami pero hindi natuloy kasi madaling araw na nang kinabukasan siya umuwi. Ang sakit kasi bagong taon yun. Hindi man lang kami magkasama. Hindi niya man lang pinaglaanan ng oras kami ng anak niya. Lagi na kaming nag-aaway simula noon. Parati na lang siyang bad mood. Hindi na siya nangungumusta kapag hindi kami magkasama, pero may oras siyang mag-reply at mga musta sa kabarkada. Hindi na siya excited makita ako at umuwi sa baby namin. Kagabi lang umuwi akong stressed galing sa trabaho. May dala akong baboy. Gusto ko sanang lutuin niya kasi namimiss ko na ang luto niya. Sinabi ko sa kanya ng pa-joke. Dabog at malutong na mura ang inabot ko. Tambalan, bakit nagkakaganon? Ano yung nangyayari sa amin? Itutuloy ko pa ba ang pagsasama namin o mas mabuti ba na umalis na lang ako? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Dimple. So ngayon, ang dimple ni Dimple ay lumalalim hindi dahil sa ngiti, kundi lumalalim kasi sa ngit-ngit. Nagagalit, naiinis, ganyan. Correct. Yung pimple niya, nako-convert na sa... Yung dimple niya naging pimple. Ay, naging pimple. Yung pimple niya sa sobrang sweat, pumunta na sa pigsa. Yung... yung pigsa niya pumutok na. So ngayon, ang eksena ng mukha niya pabulok na. Charot. Kasi ganyan ganyan mangyayari sa'yo kapag ka nagtuloy-tuloy ang stress mo. Pero, wala naman pong nagsabi na ang buhay mag-asawa ay madali. Yes. Wala pong nagsabi noon. In fact, sa totoo lang, mahirap po talaga siya. Wag po tayo. Kasi kayo eh. Yan, no? Ayan. Ayan, kasi yan, nananahimik single. Oh, sarap-sarap ng buhay single. Oh. So nag-asawa naman, problema. Kaya di ba? Alam mo, puro pasarap lang. Hindi. Wag po kayong yung parang... Natatandaan ko to, partner, yung sinabi ng isa kong kaibigan na matagal nang may asawa. Sinabi niya talaga na huwag kang maniniwala sa mga outing na magkakasama tapos masaya sila, sweet sila sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi man sa, parang point niya, huwag mo isipin na it's all about that. Nung time na yung ikakasal pa lang ako, partner, eh, parang hindi yan yung totoo. Sabi ko, may problema ka ba sa marriage mo?
Kung may problema ka, wag mo kami dinadamay, ha? Wag mo dinadamay ako, ikakasal pa lang, sabi ko nung time na yun. Pero sabi niya, hindi, pero sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan, ha, na it's really not a bed of roses. Hindi siya talaga madali. Mm-mm. So, no one said that it was easy. Wala po nagsabi. Kung meron man, mga etcheserang palaka sila, mga plastic, yan, mga mapagkunwari. Yung nagsabi noon, hiwalay na sila. Yan, di ba? Yung nagsabi noon, nagkukunwari lang sila sa social media, di ba? Ano sila, sa social media sila ay masaya, together, nag-enjoy, lagi may bonding, hindi mapaghiwalay, ganyan. Pero hindi natin alam talaga kung what happens behind closed doors. Pero hindi naman sinasabi na wala nang kakwenta-kwenta ang pagpapakasal. Ang marriage is wala, bulok, woo, panis. Wala naman sabi ng gano'n. Wala naman. Ang sinasabi lang natin, hindi talaga siya madali. So for Dimple, hindi yung parang ang iniisip mo na kagad aalis, makikipaghiwalay. Hindi gano'n. Sa tuwing merong problema at merong issue, ang unang maiisip mo makipaghiwalay. Hindi... Ano bang ginawa mo? Nag-joke ka ng ano, nag-joke ka na lutuan ka naman ng baboy kasi namimiss mo na. Yun na ba yung effort? Diba? Parang, diba? Yan yung sinasabi natin eh. 24 ka pa lang kasi, asa-asawa ka na. Diba? Kami ng ano eh. 30-ahin si Chuper, 40-ahin eh. Nag-isip pa ng matagal bago nag-asawa. Diba? Kasi nga, hindi naman siya... Especially kapag ka mas bata, medyo mas immature, 'di ba, sa pag-iisip. So, sa tingin ko hindi dapat. Kung tinatanong mo sa amin kung dapat na ba ako makapaghiwalay sa kanya, nawala na ba ang pag-ibig, ano, eh syempre, siguro masama pa talaga yung loob niya sa pagsisinungaling. So at least that's one lesson that you learned. Huwag kang maglilihim sa asawa mo kasi kapag naglihim ka minsan, mas mapapahama ka dun sa lihim-lihim mo. Yun, yung isang lesson. Tapos pangalawa, baka may problema kasi siya sa pagiging addict niya sa mga computer games. Kaya siya parang masungit, mainit ang ulo. Yung pala, mas kailangan niya yung support mo kasi lulong na pala siya. May mga ganong eksena, hindi yung sa ano lang, hindi nagdabog lang tsaka minura, ay, hindi nagmura ba, basta nagdabog lang at minura daw siya ng malutong. Mali mo. Adi, sabi mo mahinahon na lang sa susunod. Sabi mo wag masyadong malutong. Konting ano, wag mo kahinahunan. Hindi, kasi kami po ay nagbabase lamang sa kwento mo, ha. So, base sa kwento mo, parang kaunti lang naman hindi naman kaunti, hindi namin dinidisregard yung feelings mo at yung nararamdaman mo. Mali naman talagang wala siya nung bagong taon. Mali na nagdadabog yung asawa mo at mali na nagmumura siya. Ganun. Pero sa tingin ko... pwede pa yung gawa ng mga paraan eh. Hindi yung para, ano po ba, maghihiwalay na po ba kami? Ganon. Wait lang, balikan ko kung yun talaga yung tanong mo. Yun nga. Hihiwalayin ko na po ba? Alis na po ba ako sa relasyon? Alis na po ba ako dito? Yung mga ganon. Naalala ko, napaganda nito. Pakinggan mo. Ano nga pangalan niya? Dimple. Dimple. Ayan. Nung ikisanal, ikinasal si Nicole at madalas din namin binabanggit ito sa tambalan, no? Sinishare ni Nicole sa tambalan, no? Sinabi nung pare nung kanilang during the wedding ceremony na separation should not be an option. Napaagandang statement nun eh. Diba? Although may mga rason naman yung ilan kung bakit kailangan magkahiwalay. Pero in your case, baka sakaling maging applicable. Diba? Bakit separation agad yung option? Kaya ito pa lang yung problema. True. Remember, the worst is yet to come. Well, of course, best is also yet to come. Yes. So tingnan mo yung mga posibilidad na may mas hindi pang posibleng mangyari. So kung ito nga, nahihirapan ka na, what more? Diba? Yeah. So you better brace yourself. Diba? Pagpalagay ka ng braces. Brace yourself for impact. Yeah. Magpa-brace ka na. Yan. Pati sa likod, pa-brace ka na. Pati kasi sa leeg. Masakit sa katawan yan eh. Kasi masakit talaga sa ulo yan. Totoo. Alam mo naman siguro yan, may dalawa na kayong Junakis eh. Oo. May mga pagsubok na kayong hinaharap. Ang dami yan. Halos araw-araw nga kung tutuusin meron eh. Diba kasi... may maliit, may malaki, ganun. Pero hindi yung... maghihiwalay na po ba kami? Ito na po ba talaga ang ano? Again ha, nagbabase lang kami sa kwento mo. At feeling namin, dun sa kwento mo, parang hindi naman yun... applicable. Hindi yun yung solusyon. Parang pwede pa eh. Meron pang pwedeng magawa na paraan. Kung hindi mo lang kwento yung mga ibang malalala, edi...
nasa sa'yo eh. Ba't ka kasi nagkwento? Kasi masikreto ka na naman. Ayan tuloy. Kita mo na. Tingnan mo, napahama ka na nga. Talaga. Napahama ka na nga minsan nagsinungaling ka eh. Nagsisinungaling ka pa sa amin. O tingnan mo tuloy, hindi buo yung ano namin. Hindi buo yung paliwanag namin sa'yo. Ganun. Totoo. Bakit ang tanong isa tambalan agad? Tanungin mo din muna yung asawa mo. Mm-mm. Kasi 'di ba 'yun naman talaga sinasabi ng mga ano, ng mga ninong at ninang o yung mga matatagal lang kasal. Mm-hmm. Kapag may problema kayo bago mo sabihin sa ibang tao, kausapin mo muna yung asawa mo. Yeah. 'Di ba? Mga iniisip mo nga baka hindi lang tambalan ng pinagsabihan nito, partner. Kuwento na muna sa mga kumare. Oo, sa mga kaibigan, o kung sino mang wala namang masama din doon kung nakakaganito ng kalooban mo. Pero kung ang mamarapatin, masuunahin mo kasing kausapin yung asawa mo. Uy, yes. Bakit hindi ka umattend nung New Year? Bakit wala ka sa piling namin? Uy, bakit ano? Bakit nalalamig ka na sa akin? Yan. Bakit wala ka na masyadong oras? Diba? Kasi pag kinuwento mo na ito sa kaibigan mo, kung sino man, diba? Oo, gagaan ang pakiramdam mo. Pero ang lumalabas kasi, ginagatungan ka ng mga taong ito para lalo kang magalit dun sa asawa mo nang hindi mo napapansin. Lalong-lalo na kung yung mga kaibigan mo talagang talamak na marites. Oo, talagang kaya ano mo, yan eh, diba, hindi nakatulong, nakadagdag. Oo, kaya nga mga kaibigan mo sila, kukonsintihin ka nila. Posible. Oo, posible ka yun. Nang hindi mo namamalayan, lalo ka nagagalit sa asawa mo. Mm-hmm. Kasi kinakwento mo sa iba. Sa halip na kausapin mo muna yung asawa mo ng direkta. Tigil na natin to at mag-usap na lang kayo. Oo. Kasi kahit anong sabihin namin, kayo naman dalawa magre-resolve niyan. So, sa madaling salita, ang sa amin, based on yung kwento mo, sa information na inilahad mo sa amin, separation is not the option. Yes. Hindi yun yung dapat na maisip po ninyong paraan. O so, baka mamaya kung ano pa masabi namin, sabi kasi ng tambalan, sabi ni Golden Chris, ito eh. Kami pa maging dahilan naman. Kami pa yung mitsa ng relationship ninyo. Kami naman, katrabaho lang kami dito, di ba? Sa akin nangyari yan dati, partner. Oh. Parang ako pa yung pinagalitan. Alam mo, parang ano, bakit ako kayo nga itong mga nangabit tapos ako yung sa akin kayo nagalit. Kinausap ka lang naman. Oo, di ba? Kasi parang ganun nga eh. Ginatungan mo yung emosyon niya eh. Di ba? Sa magagalit talaga sa iyo yung asawa niya. Ito nga partner eh, dapat yung gatong-gatong na yan eh. Dapat nga bang may pake yung mga tao sa paligid. Kasi ngayon, meron tayong isang tambalanisa na nakatutok. Mabilisan lang. Na wrong send sa kanya yung isa niyang kumpare. So na wrong send na dapat sa na tinawag siyang babe, parang ganun. Basta okay. Sa madaling salita, yung si kumpare ay merong ibang may babe. Eh hindi naman yun ang tawag niya dun sa asawa niya. So ngayon ang tinatanong ng tambalanisa, dapat nga ba siyang mangialam? Dapat niya nga ba sabihin dun sa misis na yung asawa mo na wrong send? Ganyan. So, ayun yung tanong doon. Dapat nga bang mangialam? Kasi minsan, pag nangingialam, napapahamak. Yun yung nililiempo eh. May nabalitaan akong ganyan, partner eh. Ayoko, copy prito lang sa kanya. Oily pa siya hanggang ngayon. Charot. Siya yung copy prito lang? Oo, copy prito lang. Siya yung napahamak eh, partner. Kung may breading naman, okay lang. Hindi, wala nga eh. Tapos yung mantika, yung gamit na 5 beses. Ang itim-itim na gano'n. So, siya patuloy yung napahamak kasi siya yung nagsabi. Parang gano'n. So, ngayon, tinatanong niya itong tambalanisa, dapat nga bang magsabi? Dapat nga ba? Diba? Kasi wala, na-bring up mo lang yung topic ng ikaw. Ng si Sulsol. Oo, yan. Diba? Kasi maaaring ganun eh. Hindi natin namamalayan, sinusulsol lang tayo ng mga kaibigan natin. Nakikonsita tayo sa mga, kung ano nararamdaman natin ngayon para lalo tayong magalit doon sa partner natin. Diba? Depende sa intention mo. Correct. Diba? Bakit mo kailangan sabihin para malaman niya ang totoo? O kailangan mong sabihin kasi para mag-away silang dalawa? Eh, syempre naman para, hindi naman para mag-away, kundi para mas alam ng babae. Kung yun ang intention mo, di pwede mong sabihin. Oo, pwedeng, ako sa tingin ko pwedeng sabihin. Para alam niya. Pero dapat ka mag-imbestiga muna. Malay mo, naka-dictionary kasi yung messenger niya. Minsan nagkakamali. Totoo din. Diba? Hindi eh, pinakita sa akin yung convo eh. Talagang consistent yung babe. Oo, then tsaka sabi niya, huwag mo sasabihin ah. Mga ganun. Di pag ganun, may sikreto talagang tinatago. Meron talaga. Sa akin sabihin mo. Tapos sabihin mo ganito. Tapos gatungan mo ganyan. Oo, sinabihan pa nga ako, wag ko daw sabihin sa'yo. Tapos sinasabi ko na sa'yo. Kasi, syempre akong kaibigan.
Hindi, pero ang dapat talaga dyan, while may mga susulsol sa paligid, while merong magsasabi ng ganito-ganyan, ultimately, ang kailangan mag-usap yung dalawa. Yes. Diba? It's always the mag-asawa. It's always the mag-asawa and nobody else. Yung mga iba, na why, ano, no, kapag ka, kayo po ay humingi ng advice, humingi kayo ng advice. Mm-hmm. Diba? Hindi yung pakikinggan mo kasi alam mong kakampihan ka. Pakikinggan mo kasi alam mo na yan yung taong ano kukonsintihin yung ginagawa mo kahit mali. May mga ganong kaibigan na. Kasi matik na yun eh. Kaibigan mo, bias sila sa'yo. May mga ganon eh. May mga bias, meron din namang hindi. Mm. Ganun. Pero ultimately, ang mag-uusap yung mag-asawa. Correct. So para kay Dimple, importantatious, nagawan pa ng paraan yan. Huwag mo namang sabihing, this is the end of it already. Hindi pa naman. Tama. Meron pa yan. Meron pang pagkukunan, meron pang pipigain na magagandang memories to keep your marriage together. Mm-hmm. Totoo. So good talk to your husband. Correct. Ha? Salamat na marami, Dimple, for sharing your story with us. Muli ako po, si Nicole Iala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chupin. Bye-bye! Enjoy the rest of your day. This-